Once upon a time, there was a little girl in Taytay, Rizal na sobrang daldal. Hindi mapakali, parang laging kinikiliti sa kanyang kalikutan at kakulitan. Kaya laging napapagalitan, nahahanger ng nanay niya. Itaas ang kamay, nakunga, nahanger! Ay! Ay! Meet the sassy princess ng Taytay, Catherine Cruz Gonzaga, a.k.a. Alex. Everyone! Aminado si Mommy Pinti at ang kanyang mister na si Bonoy, kasalungat ng panganay nilang anak na si Tony, ang kanilang bunso. Dahil si Alex iba, sobrang kulit! Paano makulit? Huwag mo nang itanong. Okay, so kung meron kayong ipamimigay na anak, given a chance, sino ang ipamimigay niyo? Hindi na nakakatuwa. Hindi ba nag-joke? Very independent. So ano, sutil ka? Bata ka pa lang? Hindi, non-sutil. Makulit lang. Feeling ko parang kumukuha ko ng attention. Bakit? Dahil ba sa parang yung ate mo, yung... Siyempre, priority bata kayo? I understand naman. Kasi every time namang uuwi ang ate ko, tapos may kinita siya, kung magkano yung kinita niya, 50-50 kami din. Talaga? Yes. Bibigay talaga niya sa pamilya? Yes. Hindi, sa amin dalawa. Wow. Yung sweldo niya, ibibigay niya sa mami ko. Pag kumakanta ako nun sa hotel, gustong-gusto niya lagi na may nagtitip sa akin. Kasi kung magkano yung makuha kong tip, split into two yun. Baon na namin yun for the week. Paglabas ng ate ko nun, sasabihin niya, Catherine, may 1,000 akong tip. Automatic 2,500 kami. Okay, balik tayo sa pagiging paslit mo. Pakialamera po ako talaga, bata pa lang. So pag pupunta ako sa office ng mami ko, pakikialaman ko lahat. Hanggang sa magugulat ang mami ko, nandun na ako sa may president's office. Hindi yung anak mo si Catherine nandun sa president's office. Pag wala, sisigaw ako. Pwede na kayo magsaya, wala yung boss niyo. Medyo blank ka talaga. I'm Alex Cesara, 16, Paragua! At kung 50-50 sila ni Tony sa nakukuhang talent fee, aba, hinahatian din naman daw niya ang kanyang ate sa galit sa kanya ng kanilang mommy at daddy. Lagi kami na in trouble sa parents ko dahil sa kadaldalan ni Alex. Lagi yan, halimbawa papasok kami sa bahay ng kaibigan ng mami. Ang una niyang pupuntahan sa bahay yung ref. Mami, daddy, walang laman yung ref nila. Magkakabulungan na yan. Magkakabuntalan daw pag uwi. Pati ako damay. Kasi hindi ko siya na-control, ganyan. Lagi siyang ganyan, yung matabil yung dila niya. Pero makulit man, pagdating naman daw sa school, ginagalingan. Talaga ba, Alex? Ano kayang say ni Mami Pindi at Daddy Bonoy? Ato rin lagi akong pinapatawag sa guidance mo. Hindi magaling, kaya pinapatawag. Naging boto naman sa kanyang kadaldalan ang isang producer sa sitcom na Let's Go. Nagsimula ang kanyang showbiz career kung saan siya nakilala bilang Alex Gonzaga. Hi! Ito ba? Makita mo nakatayo ako dun, bigla akong binuksan. Kumatok ka naman. Hindi mo rin inakala o talagang ganyan mo rin ang lumabas sa TV? Hindi, kasi lagi lang sinasabi ng daddy ko, alam mo, feeling ko magka-artista ka, sabi ng daddy ko. Pero bata ka pa lang, kasi pag bata po ako, may gathering. Ako ang parang host. Tapos mamaya papaluin ng mami kasi na overboard na yung patawa. Oh, at least ngayon, napapakinabangan ang gusto. Oo nga eh. Hindi ba? Yes. Comes naturally. Dahil sa pagpasok ng kanyang ate sa showbiz, nag-iba ang estado ng buhay ng kanilang pamilya. Super extreme is yung aming status in life sa financial. Right. Hindi ko po makakalimutan was when I was in grade 5, kasi monthly yung bayad namin sa tuition. 9,000 na. Tapos, exam ko the next day, sinundo ako ng mommy. Galing silang racket sa probinsya. Ang bayad ng ate ko was 10,000. Ibinigay ng ate ko. Wow! Ang ate ko was very selfless. Yung success niya was also the success of the family. And now, siguradong happy siya dahil tindig ka na rin sa sarili mo. Siyempre, happy siya dahil hindi na ako nakaasa sa kanya. Ang sassy sister ng Rizal, Alex!
Tony ang siya rin naging puhunan ni Alex sa kanyang pag-aartista. Nagsunod-sunod ang kanyang project at nakilala bilang kapatid ni Tony Gonzaga hanggang sa nag-anunsyong magpapakasal ang kanyang ate. Noong time na inaiyak ako kasi kinukumpara ko yung sarili ko na paano na ako pag nawala ang ate ko? Hindi na ako magkakaroon ng money, hindi na ako kikita, wala ako. May mga heads nga sa network ko na parang hindi ako gusto. Paano ko? Ang dami kong haters, wala akong may gusto sa akin. Nakita yun ang boyfriend ko na I was crying. Iniisip ko na, anong gagawin ko? Ang dami kong gustong gawin na nasa isip ko na hindi ko magawa kasi hindi naman ako nabibigyan ng pagkakataon and opportunity. Lagi niyang sinasabi pag nasa TV siya, o either siya mag-arte, nauuwiin ang tao sa kanya. July 18, 2017, naisip ni Alex gumawa ng sarili niyang YouTube channel. Hi everyone! It's makeup time with me, Alex Reed. Actually, when she did YouTube, it was not for anything else. It was not meant for her to be famous. She didn't do it to earn money. She just made it an outlet. Dito tayo ngayon sa lugar kung saan bawal ang mali dahil lahat ay tama. Isa ka sa mga pioneer na nakadiskubre ng power ng social media. Sinabi ko lang one day na gusto ko mag-vlog. My friend Winnie Wong was there and then she said, "Okay, I'll do it for you." I find Kathy super funny. If she did her own YouTube platform, she would have her own voice. And therefore, it would be really great for her. So we filmed her very first video. We're gonna make now a natural makeup. This is our model, and look, she has a square face. July 31, 2017, pinost ni Alex ang kauna-unahan niyang vlog sa YouTube. Makeup tutorial with her ate Tony. That time din po, I'm ending my contract in ABS. And parang wala kaming meeting if they're gonna renew, if wala. So sabi ko, okay, I'll just be happy with ano, kasi kung ano man yung lumalabas sa akin sa social media, yung respond nila, sobrang fulfilled ako. Umabot sa mahigit 2 million views ang nasabing video. And the rest is history. Ang inisip ko na, it's gonna be, ano na, parang the end of my career in TV. I'm gonna focus na on YouTube. And then, so I was searching the people from YouTube that time, and then nakita ko, oh, they're happy. They're earning monthly. YouTube is giving them money. Ngayon, meron na siyang 4.5 million subscribers. At ang iba't ibang tutorial videos niya, collabs plus behind the scene. Mahigit 300 million views na. Bong Navarro! Hi, camera friend! Sobrang kalugpo. Tsaka nakakatuwa po siyang panoorin. First time po namin siya ma-meet. Isa-isa po niyang binanggit sa amin yung mga username namin sa IG. Kabisado po niya, nagulat po talaga kami. Noong naging vlogger po siya, mas natuwa po kami. Congratulations for being an influencer. And may God always guide you. Thank you for being a loving and caring and thoughtful daughter to us. Ang sassy sister ng Rizal, winner sa kanyang YouTube channel. Magna-night swimming ako. Pero baka sa bukas na lang ng umaga, gabi na eh. Napatunayan ni Alex, kayang-kaya niya rin gumawa ng sariling pangalan at sumikat sa sariling niyang kakayahan. Yung naging sobrang overwhelming yung response, and then ABS renewed my contract, and then mas lumaki po yung, mas madaming opportunities na nagbukas sa akin. So it was never expected po na yun yung mangyayari sa akin. Galing, ano? Alam mo, ano kaya ang ano doon? Ano yung lesson doon? Never say never. Or don't stop. Ano bang lesson doon? Ako po, lesson ko doon is dapat you have to do something that you love. Stop thinking about kung ano yung iisipin ng ibang tao or kung paano kakikita. The money will follow if you really love what you're doing.